Hi, Ian Villapa here, and welcome to 2021st vlog. Basta, yun na yun. First time ko kasi ulit mag-vlog this year, kasi sa pagkakalala ko, September, last year pa yung last, at sa Baguio yun, sa Compton, hey, with my friends. So, ngayon, dapat kasi, ano ba yung tao dito? Ang focus kasi ng vlog ko is yung mag-travel or ayun, mag-explore. Kasi nga, yun yung gusto ko. Pero, ayun, dahil mayroong pandemic, hindi natin yan magawa. Pero, ayun, meron akong isang big accomplishment this year na natapos. At, ayun ay ang makapag-produce ako. I mean, makapagpagawa ng libro! Ta-da! Ayun, sariling sikap kung paano ko binuo. Char! Ang drama pa kay ganun. Pero, scrap. This book is a collection of poetry with, syempre, yung mga pictures na kuha ko mula kung saan saang parte ng Pangasinan. Medyo, nakarating ng Baguio yung isang picture dito. Ayan. So, mga kaibigan ko yung kasama ko dun. So, let's find out. Bakit nga ba sa likod ng mga alaala yung title? So, first of all, hindi sa likod ng mga alaala yung title nito talaga. Corners of my mind or corners of my heart. Yung unang title na naisulat ko para dito na dapat sa Wattpad lang. Kasi naipon na yung mga tula doon sa laptop. And ayun nga, nagkaroon ng problema din yung laptop na pinagsulatan ko yung iba. Kaya, nung pinapaayos na, sinabihan kami nung magre-repair nung laptop na kailangan i-reformat at hindi na ma-retrieve yung ibang files doon. Ayun, so nasama doon yung iba. Fortunately, yung isa sa pinakaunang tula na nasulat ko na nasalba ko pa yun. Na-save ko pala siya sa Google Drive ko. Kaya, ayun, kasama din siya dun sa book. And, the title was changed last year, July 10, 2019. Dahil, nagtanong ako kay Ate Angelica Bianca Aquino, na, Ate, kung anong magandang title para sa book. Sabi niya, kung masakit or pang heartbroken yung mga piyesa na nasulat mo, bakit hindi sa likod ng mga alaala yung gamitin natin. From that point, yun yung ginamit ko. So, nagpasa pa ako ng... pinasa ko yung buong poetry piece ko sa iba-ibang publishing house hanggang sa nung November, last year lang din, nagkaroon ng mini-gathering ang Pangasinan Wordsmiths Guild. And kung tama yung pagkakabigkas ko, hindi ko maalala. Pero yun, thank you sa kanila kasi pinakilala nila si Kuya Jarek Lago sa amin. At doon, ayun, sabi ko, oh, wow, sabi ko sa kanila pala yung TBC publication. So, uy, bakit hindi ko pagtunan ng pansin yun na gawin yung libro. Tapos sa kanila ko nalang ipapagawa yung libro. Unang-una, ang naging problema ko na lang pag dun sa pagpapagawa ng libro sa totoo lang is yung kung saan ako kukuha ng budget at kung may bibili ba. Sa totoo lang kasi mahirap yung mag-self-publish ka tapos hindi mo alam kung mayroong bibili or 'di ba? Kung may bibili man saan mo kukunin yung primary budget mo. So ayun, nag-ipon muna ako. Ayun, so humaba. And then here comes April or March, I think yun. Sinabihan ko, nag-chat ako kay Kuya Jarek na, I mean sa group chat ng Wordsmiths Guild Pangasinan na, pwede magtanong kung magkano or paano yung magpapa-self-publish sa TBC publication since nag-a-accept na sila ulit this year. Ayan, binuksan nila ulit yung TBC publication after a long hiatus sa pagkakatanda ko. Ayun, so binuksan nila yung TBC publication. So, ayun, nagtanong ako sa kanila. Ayun. Si Kuya Jarek Lago yung tumulong talaga. The publication is very, ano na yun?
responsive sila, tapos i-guide ka nila kung ano yung gagawin mo, or bibigyan ka nila ng citation kung magkano yung magagastos mo. Ayan. So, yun nga. So, bago siya naging ganito na libro, colored talaga, hanggang sa loob yan. Ah, gito siya. Ito yung pinakaunang layout ko. Ito talaga yung layout ko na, wow, hindi ko ini-expect na makakapag-layout ako ng ganito. So, tinry ko din siyang i-print. Pero hindi ito na-publish ha. Self na print ko na lang ito. Kaya, ayun. Sobrang liliit niya talaga nung kwan. Nung mga letters sa loob. Na yun din yung sinabi sa akin ni Kuya Jarek na masyadong maliit yung mga words and letters dun sa loob ng book. Kaya, ayun. Here comes na nagpatulong na ako. At, ayun. Thank you to Planet X-Teen. Isa siyang Facebook page. Isa siyang artist from Pangasinan. So, kung, ayun, sa magaling siya sa traditional and digital. So, kung balak niyong magpagawa, ayun, try to search her page on Facebook. Planet X-Teen. Ayun, Planet X. Parang Tine ng Sarawat at si Tine. Yun. So, ayun. Nung pinagawa ko sa kanya yung layout, dito yung kinalabasan niya at sobra akong namangha kasi imagine from black and white na ganito, tapos magiging ganito siya kaganda, di ba? Sino ba namang hindi mapapatalon sa saya? Wow, parang kanta yun. Pero ayun, so ito yung kinalabasan ng layout ng libro. Ayun. So sobrang ganda niya kasi full page colored siya at 6x6 yung size niya na hindi parang nasabi ko na dun sa live do na first time ata nilang gumawa ng ganito na size na book at yun, tuwang-tuwa ako kasi meron na akong libro. Ang drama. Pero ayun nga, yung libro na to is isang kwento lang naman siya. Kahit natula siya, isa siyang buong kwento ng isang tao na umasa, nagmahal, nasaktan, sinubukan niya ulit magmahal. Ayun, at nag-include din ako ng isang maikling kwento dun sa pinakadulo, which is titled, hindi ko malala, ayun, I Miss Her. Yun yung pinakahuling short story na nasulat ko. Though hindi ko kwento yung I Miss Her. Hindi ko alam ba't ko nasulat to. Pero ayun, kasi nung first year ako, a little background about this short story I've written at the very last page of this book. Ayun, nung first year ako, meron na kasi akong kaibigan. Tapos yung kaibigan niya, so happen na naging kaibigan ko yung magiging ex niya pala. Hindi ko alam kung, well, mapapanood mo to. Pero ayun nga, so ayun, kinaikwento niya sa akin kung gano'n niya kamahal yung tao na yun. Ayun, hanggang sa time na sumuko na din yung girl kasi dun ko din napag-alaman na yung friend ko, girlfriend niya na pala yung isa naming kaibigan. So happen na umamin ako sa kanya dun sa girl na naging girlfriend niya. Hala! So, ayun, naikwento niya. Kaya parang nisulat ko dito, I Miss Her. Pero parang kabalik talaga yung kwento. Hindi ko na lang ginawang masyadong masakit yung kwento doon. Parang siguro conclusion doon sa kwento nila yung ginawa ko. At ayun, ang saya ko kasi nakapag-imagine akong gano'n. Imagine, wala akong any experience about what real love is. Pero ayun, nakapagsulat ako. At yes, dun sa mga tulad naman na naisulat ko, tungkol sa akin yun. Aminin ko na tungkol sa akin yun. Tapos, yung iba naman, may iba ako kasi naisulat dito na hindi para sa akin. Kwento din ng kaibigan ko na naikwento sa akin. Tapos, ginawan ko siya ng tula. And in between pages, hindi naman lahat ng in between pages
after ng isa kong tula is meron akong isiniksik na, I mean, in-insert, ayun nga, isiniksik nga ang kulit iyon. Ayun, in-insert na mga short quotations lang doon. At, ayun, pinaka-favorite ko talaga na kan, na part doon sa mga nasulat kong tula is yung Diba Warrior Tayo, na nasulat ko way back 2018. Ayun, kasagsagan yun ng isang bagyo. Ayun, miss ko na din yung tao. Kaso nga lang, hindi ko din man magawang lapitan siya kasi nagkaroon kami ng misunderstanding. Ayun, good naman kami. Wala naman problema. Walang naging problema talaga. Ayun, so, ako na talaga yung problema dito. Ayun, so, kung tatanungin nyo kung bakit ko naisipang gawin siyang libro, for me, gusto ko talaga makita yung pangalan ko sa isang libro or makapag-produce ako kahit isang libro talaga kasi imagine, ang laging nasa isip ko kasi doon is kapag nakapag-gawa ka ng isang libro, isa ka ng immortal. Wow, imagine mo yung magiging immortal ka. And then, kasi yung libro, though kukunti pa lang yung copies na naiprint at hindi siya ganun kakilala kasi nga self-published siya. Isa yun sa mga struggle ng mga manunulat, indie writer, indie self-publish kasi kailangan mong ilakad, kailangan mo siyang i-push para bilihin ng ibang tao yung libro mo. Bakit ba nila kailangan bilhin or bakit dapat magkaroon sila ng ganito? Ganun yung mga tanong. Pero para sa akin, masaya na ako kahit hindi gaanong mabenta yung book ko since self-published siya. Pero amazing, di ba, kung ito makakarating ito sa kani-kaninong tao tapos makaka-relate sila tapos makakapag, di ba, isipin mo yun. Pero ito actually gusto ko siyang ibigay dun sa tao na yun. Doon ibigay ko naman na doon sa tao na yun kasi dininay ko sa kanya. Yun yung totoo kasi binigay ko yung parang soft copy sa kanya to. Sabi niya, lugi ka boy, sabi niya. Sabi niya sa akin. Pero, ayun, dininay ko talaga sa kanya na, ito ba yung bibigay mo sa akin? Ganun. Pero dininay ko talaga kasi, wala lang, hindi ko gustong aminin sa kanya, para sa kanya yung libro na yun. Pero ayun, pag napanood niya to, sigurado, alam niya na kung para kanino yung libro. Doon yung mga kaibigan ko na napagkwentuhan ko, oh, madami sila eh. Kahit sino nakapagkwentuhan ko kasi, wala, masaya ako pag nakikwento ko siya. Hindi ako selfish pag kinikwento ko siya. Ayun, pero pag nakikita ko kasama niya yung tao na yun, ang selfish ko. Pero, ayun, huwag na natin pag-usapan yun kasi matagal nang tapos, okay na. Matiwasay nang lahat. Matiwasay! Pero, ayun, ano pa ba ang may dadagdag ko? Ayun nga, gusto ko talaga maging isang immortal kaya gumawa ako ng libro at gagawa pa ako ng madaming libro dahil gusto ko maging immortal. Ayun. Minit. Ayun, gusto ko talagang makita yung pangalan ko sa isang libro. Ano pa ba? Ayun, pero sooner or later, bakit pa sinasabing sooner or later lagi? Pero, baka ninyo, malay natin magkaroon siya ng book 2, pero hindi na siya heartbroken, di ba? Malay mo, nagmamahal na yung librong susulatin ko. At kaya ako na siyang iabot personally din sa tao na yun. Imagine. Kasi, meron ako nakitang ganun sa Facebook ata. Hindi ko alam, isa siyang page din sa Facebook. Hindi ko na matandaan. Ginawa niya ng ganito, tula. Yung girlfriend niya, di ba? Nakaka-inlove yung gano'n. Kahit ako na gumagawa, tapos nagpagawa ng gaito, tapos ibibigay ko sa kanya, oh, nakaka-inlove yun. Basta nakaka-inlove yung gano'n na, bakit ba ako gano'n ng gano'n? Ang kulit. Ayan, so, ano pa ba? Yeah. Hintayin na lang natin na gumawa ko ng bagong libro. Hindi ko na din siya maikwento kasi per tula talaga para sa akin na naisulat ko dito, sobrang deep, sobrang sakit, kung hindi ang babaw. Pero ito lang yung tatandaan ninyo, pumili kayo ng taong mamahalin ka rin at pipiliin ka
kagaya nga ng sabi ng Ben, pipiliin ka sa araw-araw. Ayan, hindi naman masamang umasa, pero lagyan natin ng limit. Hindi masamang magselos basta nasa tamang lugar. Ayan, at kung magmamahal ka, magtira ka para sa sarili mo, para in case of emergency, meron kang babasagin at meron kang lalapitan, at yun ang sarili mo. Ayan, huwag makakalimutan yun. At una sa lahat, bago ka gumawa ng desisyon, lagi kang magdasal, lagi mong hilingin sa kanya yung guidance, kasi siya yung mag-help sa'yo at magpupush pa doon sa taong nararapat para sa'yo. Huwag kang maniniwala sa sabi-sabi ng ibang tao or sa iniisip mo. Inasaisip mo lang yun, imagination mo yun. Kaya huwag kang maniniwala kung sabi nila is hindi kanya yun mahal. Bakit? May napatunayan ka na ba? Or may nagawa ka na ba para malaman kung totoo nga hindi kanya mahal, diba? Saka kanya sumuko kapag na-try mo nang masaktan sa kanya. Or hindi mo naman kailangan masaktan, pero try mo tanungin sa kanya kung mayro bang pag-asa. Kasi yun, kailangan ng straight direction at clear question para dun sa tao na yun. And yeah! Hello everyone! So salamat! Salamat. So don't forget to visit TBC Publication on Facebook page, Instagram, and meron silang Instagram page at Facebook page. Yun nga is yung TBC Publication. And this is Ian Villapa again. At nagpapasalamat ako because this is my first vlog this 2020. Sana madami pa akong magawang videos this year bago matapos ang 2020. Kahit na sobrang ang daming nangyari nga. But yeah, stay safe everyone. Bye-bye!